So magandang araw ka bole, sa video nito pag-uusapan po natin pre-agency naman, nakarami na po kasi tayo ka bole sa mga trade rumors ka bole at nilabas na rin po natin yung mock draft po natin na bago. Kaya naman pre-agency tayo, pag-usapan natin yung coming po na unrestricted pre-agency ni Chris Newsom. Kung hindi pa nakasubscribe, baka pindot naman po yung subscription button. So before natin pag-usapan yun, pag-usapan din natin yan, ito pong pre-agency naman na Renz Abando ka bole. Of course, kasalukuyan po na naglalaro sa KBL in a very strong team kabole na anlang KGC kabole, doon siya naglalaro and that is a very strong team ha, championship caliber team po yan yung nilalaro ni Abando kabole. Pero right now kabole, sobrang daming offer ata ni Abando dahil hindi siya makapag-decide kabole kung sa KBL o sa Japan B-League siya maglalaro. Yun na lang ba yung option? Yung dalawa lang talaga? Yes kabole, kahit pa paparating na pa po ito pong 2024 PBA draft, yes, wala po sa option ang PBA. Kung wala na sanang KBL, walang Japan B-League, malamang pinag-uusapan natin ngayon is kung number 1 pick ba itong si Abando kontra kay Baltasar, di ba? Malamang yan yung discussion. Pero hindi eh. Kasi right now, kabola, the truth is almost half of the blue chip prospect of the Philippines that was homegrown, kabola, eh, KBL o Japan B-League na po ang pinopuntirya. Bakit nga naman hindi? Sobrang laki po ng diferensya in terms of salary. Sa sobrang laki, parang ano yan eh. Kumbaga layo po ng Pilipinas at saka Korea, ganun din po. Kalayo yung salary po kabola, no? Diba, di po sa Philippines Basketball Association, pag dito sila nagsimula, hindi pa nga sila agad maximum dapat eh. Kasi yun po yung nasa rule po ng PBA, even though like Stephen Holt, di ba, nakita naman natin yung laruan niya, pang best player agad yan. May mga rookies tayo na kayang gawin din po yan, like Abando siguro kabola, pero hindi, nandun yun sa rules, di ba, kasi nga po, galawang parang NBA yung PBA. Eh, of course, nag-iba na po ang current po na landscape, kabola, and ang hope po ngayon ng mga diehard PBA fans is ma-realize po ng PBA, kabola, na they need to grow, something needs to change kabola, that they need to take a shot of having big changes. We say big changes, it's time for them kabola to change the things na siyang naging dahilan kaya sumadsad po ang popularity ng liga kabola, di ba? No matter po kung ano po ang naibigay ng mga tao o ng mga kumpanya kabola in the past decade kabola to keep the PBA. Pero dahil future na po yung pinag-uusapan, it's time for them to make the hard decision. Kasi po, nandyan na yung PBL, kabola. Pasikat po ng pasikat yung PBL na basically pareho lang po kung paano po yung ginagawa sa PBA, di ba? Hindi naman po yan regional league eh. Pero yung PBL, napupuno nila. Yung kanila pong stadium, di na napupuno. Pati yung mga live stream nila, ang daming nanonood, kabola. Laging trending yan, elimination round pa lang, etc. Hindi po yung nagagawa ng PBA. In short, kabola, PBA can still be popular again. They just need to make the hard decision. Now, dito po muna tayo kabola sa mga comments po natin. Sabi po dito ni Sene Miral Flores, di ko makontento sa MB sa players nila. I think contento na sila ngayon kasi undefeated sila. Sabi naman ng isang user, mga vlogger lang naman sabi na keso kukunin ng SMB kung sino gusto nila, balita na gusto daw na SMB. Wala naman ako SMB sa lahat ng binabalita nila. Sometimes kasi kabola, diba? Ano lang yan, under negotiation lang kasi maganda naman yung run ng San Miguel, hindi pa nila itutuloy kabola. Minsan ganyan ang mga galawan. Now, mag-usapan nga natin ngayon Chris Newsom. Yes, nasabi na po niya sa isang interview kabola na wala naman talaga siyang balak po or plano pa na iwanan yung Meralco Balls. But the reality is, malapit na po siya maging unrestricted free agent. It means he will have the right po kabola to choose the next team that he will play for. So ito, ilarang ko natin yung top 3 PBA teams. So sa palagay namin, the best fit siya, Ginebra is the third one. Kasi nga po, Ginebra, nandun si Coach Tim Cone. Nakita na natin na alam ni Coach Tim Cone kung paano po i-maximize si Chris Newsom. Lalo na sa defensive end, di ba? Ginawa niyang stopper doon si Chris Newsom. At si Chris Newsom naman talaga, and maganda yung ginawa niya si stopper, di ba kabola? So I think, okay si Ginebra. Second, Magnolia. Magnolia who just scored 51 points in an entire game, kabola. I think he is a good choice, kabola. Good option for Magnolia to target, kabola. Diba? They need a scorer. And of course, Newsom is a great scorer. Number one pa rin natin, Meralco Balls, kabola. Siya po ang best player nila for the past several years already. They need to do their best to keep him.
or else kabola kung siya po'y mawawala in the unrestricted free agent, mamahirapan sila makakahanap po ng papalit sa kanila. Kabakabal sa palagay mo, saan dapat po pumirma si Newsom? Comment na po sa baba.